Nagkikrave nga tayo ng puto maya, mga mi. Kaya naisipan kong magluto ng pacham. Bahala na. Kasi pinanood ko lang sa YouTube. Titingnan natin, mga mi, kung kaya ko ba talagang magluto ng puto maya. So, ang kailangan lang natin is bigas na malagkit, gata, asukal, asin, at luya. Ang ginawa ko dito, mga mi, ay binabad ko muna yung bigas na malagkit sa loob ng 4 oras lang. Pero ang kailangan daw talaga is overnight. So dahil nga na atat na nga tayo, mga mi, ay luto na natin kahit 4 oras pa lang siyang binabad. So ayan na nga yung gagawin, mga mi. Paghalo-haluin lang lahat ng ingredients sa kawali. Tapos halo-haluin mo lang siya ng halo-haluin na hanggat ma-reach natin yung gusto natin na texture. Half cook lang siya natin dito, mga mi. Iba-iba silang klaseng pagluluto, pero ang pinaka-easiest way o pinakamadaling paraan sa akin na pagluluto is ganito. Kailangan matuyo siya, mawala na yung sabaw niya talaga bago siya natin patayin. Ayan, yung tipong ganyan, half cook lang, ganyan. So ready na siya i-steam natin, mga mi. Ganyan lang yung kailangan natin or hinahanap natin na texture. So, pwedeng-pwede na yan. Then, magdadarang muna tayo ng dahon ng saging. Ayan, isa pa pala yan na kailangan natin, dahon ng saging, para ma-feel talaga natin na kumakain tayo ng puto maya. Kaya, gora lang best kahit nagkanda paso-paso tayo dyan. Ayan, ilagay ko sa steamer yung saging para dyan natin ilalagay yung ginawa natin kanina na procedure. Tapos ngayon naman, i-steam siya natin. Ang sabi dun sa pinanood ko is 30 minutes mo lang daw siyang i-steam. Pero yung nangyari dyan, napakatagal niyan. Mga 1 hour ko ata siya, 1 hour ko siyang in-steam bago naluto. Kasi siguro dahil 4 hours ko lang siyang naibabad, kaya ganun katagal. So ayan na, sisalang na siya natin, mga mi, sa apoy para maluto na. Kasi sobrang takam na ako dyan na gusto ko na talagang makakain ng puto maya. At iyan, magdadarang na naman tayo ulit para sa finished product natin. Dyan natin ilalagay mamaya ang ating luto na puto maya. Sige lang. Naalala ko dati pag kailangan natin ng saging, no, mangunguha lang sa kapitbahay. Or worst, hindi ka pa manghihingi, bigla ka na lang mangtigbas ng dahon ng saging. So ayan na, mga mi. Ayan, ganyan siya. Ganyan na yung itsura niya pag luto na siya. So ready for ilagay na sa saging 'yan para kakainin na natin. At tuturuan ko kayo paano gumawa ng dahon ng saging, yung lagayan niya. Ipapa-triangle mo lang siya. Yes, mga mi, madali lang din. Kaartihan lang, no, pwede naman kainin na agad. Kailangan pang ilagay dyan. Tsaka natatawa ako kasi ang tawag pala dito sa amin sa Cebu, sa Bantayan Cebu, is anok. Tapos, ang tawag ko dyan, lunok ako ng lunok. Buti may kababayan ako na nagsabi na hindi siya lunok. Ang tawag dyan is anok. Tawa ko ng tawa. Shout out Maris Villaseran. Salamat sa pag sabi mo sa akin kung anong tawag niyan dati sa atin. Nakalimutan ko lang kasi. Ayan pa, oh, dinadaan ko pa talaga, eh, no? Akala mo napakahirap gawin tutorial paggawa ng cone na saging. Sige na, bilisan mo na para makakain na natin yan. Tsaka napakasarap nito i-partner sa sikwati. Sobrang bango. Yan, bilut-bilutin mo lang siya, itupi. Tapos ang mga sobrang-sobrang down-down, gugupitin para maganda din. So far, masarap naman siya, mga mi, as in, parang perfect naman daw. Kasi may binigyan ako ng kaibigan ko. Sabi niya, uy, ang sarap nun ah, sarap ng ginawa mo. Tsaka ang bango pa, tsaka nagustuhan ng mga Junakis ko, mga mi. So, balak ko ulit maggumawa pa nito ulit kasi tama yung pagkagawa ko. Thank you for watching!